topics. Kasi yung iba sa inyo, parang nakikita ko na nagmo-move on na kayo from this fallen, parang fallen relationship na kasi to, mga ka-pixie. Tapos parang gusto nyo na mag-move on, gusto nyo na magsimula ulit on your own, guys. Pero may mga times na iniisip-isip nyo pa rin, ako mga parang tinitingnan-tingnan nyo pa rin yung possibility if ever na pwede kayo makapagbalikan with your person, ganyan, or if ever man na magre-reach out sila sa inyo. Kasi yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko nag-aantay lang kayo. You are on your own, no? Parang feeling ko sa inyo, guys, you are on your own right now. Hello guys, hello Taurus. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung ating monthly love scope para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus ngayong January, mga ka-pixie. So, general reading lang to, guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga ka-pixie. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin, guys, yung video tungkol dun sa zodiac sign ng person nyo, kasi baka nandun yung energy nyo, mga ka-pixie. Alright? So, itong spread na to, mga ka-pixie, ito yung energy sa current situation na inyong pinagdadaanan ng inyong partner o specific person. For some of you guys, no, with this snake in your spread, mga ka-pixie, there may be a third party. This is a third party situation. Feeling ko yung iba sa inyo, guys, nahuli nyo. baka nahuli nyo yung person nyo dahil sa mga pictures, no? Or parang feeling ko meron kayong napapansin na, let's say for example, parang napapansin nyo yung mga pictures ng person nyo, palagi kayo merong isang tao na nakikita, no? Na kahit saan siya pumunta, parang palagi nyo nakikita tong person na to, mga ka-pixie. And parang doon nagsisimula yung mga paghihinala nyo dun sa person nyo, guys. Pero ito, guys, parang feeling ko this time around, confirmed na to, mga ka-pixie, no? Parang confirmed na merong third party dun sa inyong relationship, and yan yung nagiging reason kung bakit for some of you pwedeng nagkahiwalay na kayo or nandun kayo sa bingit na parang maghihiwalay na kayo nitong person na to, mga ka-pixie. Or yung iba naman sa inyo, pwedeng no contact na kayo nitong person na to, kumbaga pwedeng LDR din kayo, mga ka-pixie, long distance. And then for some of you, parang nag-cut na kayo ng communication, either kayo or sila nagputol na ng communication, parang no contact na kayo with this person because of this third party person. So merong third party sa inyo, pwedeng other woman, mga ka-pixie, or pwede rin na may nakikialam sa relationship nyo, like for example yung mga biyenan, mga pamilya na ayaw sa iyo, ganyan, or ayaw sa relasyon nyo, ganyan, parang iniimpluwensyahan yung person nyo na putulin yung communication, yung relasyon sa inyo, mga ka-pixie. So may nakikialam sa relationship nyo. But for some, definitely this is a third party, other woman, other man, ganyan, depende sa relationship nyo, pwedeng he, she, pwedeng she, she, pwedeng he, ganyan. So yeah, if you feel like your relationship is falling apart, mga ka-pixie, it's because of the third party energy. Okay, so comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And then for some of you, parang kapag nami-miss nyo yung person na to, no, parang feeling ko tinitingnan-tingnan nyo na lang yung mga pictures nyo together, mga ka-pixie, yung mga masasayang memories na meron kayo dito sa person na to. Alright, so yeah, comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So dito sa deck na to, guys, tingnan natin yung ganap sa love life nyo ngayong January. Shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Taurus. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course?
Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapixie? Kung gusto mong yumaman, umundad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga Kapixie, no, dahil magbibigay ko ng one free pampaswerte sa Pliminal para sa ating promo ngayong January 2024. So mag-avail na kayo, guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinipixietaro@gmail.com. So, Taurus, guys, kayo ay na-represent ng Ace of Cups sa ating spread. Ay, sorry. Ito pa yung love, ito pala yung love energy. Tapos ito pala kayo, Taurus, kayo ay na-represent ng Queen of Pentacles sa ating spread, mga Kapixie. So, dito sa love life natin, guys, do, parang gusto nyo magsimula. Parang gusto nyo magsimula ng bago. Parang gusto nyo magsimula ng clean slate sa pwedeng sa relationship nyo or by on your own, mga Kapixie. Kasi yung iba sa inyo, parang nakikita ko na nagmo-move on na kayo from this fallen, parang fallen relationship na kasi to, mga Kapixie. Tapos parang gusto nyo na mag-move on, gusto nyo na magsimula ulit on your own, guys. Pero may mga times na iniisip-isip nyo pa rin, ako mga parang tinitingnan-tingnan nyo pa rin yung possibility if ever na pwede kayo makapagbalikan with your person, ganyan, or if ever man na magre-reach out sila sa inyo. Kasi yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko nag-aantay lang kayo. You are on your own, no? Parang feeling ko sa inyo, guys, you are on your own right now. Kasi nga yung iba sa inyo, parang bigla na lang ginosting nitong person na to, ginosted, ganyan, no contact. Tapos parang nag-aantay lang kayo. Yung iba sa inyo, parang it's either nag-aantay kayo ng closure from your person or nag-aantay kayo na bumalik sila sa inyo. Pero whatever the case may be, mga Kapixie, feeling ko kapag ka nag-explain itong person na to sa inyo, hindi nyo rin sila pakikinig. Okay? So parang kasing nabuo na sa isip nyo yung story kung bakit nawala yung person nyo. And feeling ko if ever man na mag-reach out sa itong person na to, hindi nyo rin, kahit na magpaliwanag sila sa inyo, parang hindi nyo rin sila papakinggan kasi buo na sa isip nyo yung story na kinreate nyo sa inyong isip. And yung iba sa inyo, parang ready na kayo, na nga kayo na mag-move on sa next relationship nyo, guys. So, yun yung nakikita natin sa inyo. Although, yung iba sa inyo, parang hopeful pa rin na sana kumontak siya, ganyan. Siguro, parang gusto nyo lang magkaroon ng closure ba? Or baka gusto nyo lang manghingi sila ng sorry sa inyo. Sometimes kasi ganun lang yung no? Yung inaantay natin, yung mag-sorry sila sa ginawa nila. Tapos parang okay na, wala na. Nag-sorry ka na kahit huwag na tayo magkita. Okay na ako doon. Parang ganun doon. Minsan ganun lang yung inaantay natin. Gusto lang natin silang marinig na mag-sorry sa inyo. And meron tayong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Yung iba sa inyo, yung iba naman sa inyo, guys, let's say for example, babae kayo, parang feeling ko nabuntis kayo tapos bigla na lang kayong iniwan ng person nyo. Parang nabuntis kayo tapos bigla na lang, parang hindi pinanindigan ba, bigla na lang kayong iniwan itong person mo. And dahil nga ganyan na yung kalagayan nyo right now, for some of you, parang gusto nyo na lang i-focus yung inyong attention, yung inyong energy sa inyong magiging anak if in case man na buntis kayo, mga Kapixie. And for some of you naman, guys, kung hindi man kayo buntis, yung person nyo, feeling ko, sila naman yung nakabuntis ng third party, mga Kapixie. And kung nabuntis yun, let's say for example, nabuntis yun, parang pinili niya na panagutan yung other girl, kasi nga meron tayong other woman, third party energy na nakikita rito. So parang yung third party, ginagamit niya yung pagiging buntis niya para hawaan sa leeg yung iyong partner o specific person. So yun yung bunga. Yun yung bunga ng ano nila,
mga kapiksi. And then yung iba naman sa inyo, knowing na alam nyo na ganun yung sitwasyon, parang hahayaan nyo na lang, paparaya nyo na lang. Yung iba sa inyo, ganun. Parang pinaparaya nyo na lang, imbis na kesa naman sa magkasakitan pa kayo, ganyan-ganyan, kayo na lang yung magpaparaya. So, pero wala akong nararamdaman dito na some kind of galit. Parang very smooth yung nasa puso nyo, mga kapiksi. Parang there's already an acceptance, no? Kumbaga para sa inyo, nakaramdam na kayo ng acceptance na ganito yung sitwasyon. And parang mas gusto nyo na lang na mag-move on sa sarili nyo, mga kapiksi. Okay? And okay lang yan, guys. May mga ganyan talagang pagkakataon. Hindi naman lahat ng love life ay happy ever after, mga kapiksi. Or baka paparating pa lang yung next na happy ever after nyo, guys. Alright? So, comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan, guys. So, dito naman, tingnan natin yung love message sa inyo, no? Or love advice gamit itong deck na to. Additional love message. Ayan, no? Free yourself, di ba? Palayain mo yung sarili mo, no? Especially dito sa negative na energy na to, kasi nakikita natin. Although, negative yung nangyari, kasi let's say for example, may third party, pinili yung third party kasi sa'yo, pero hindi nararamdaman ko na hindi na kayo nega, no? Napalaya nyo na yung sarili nyo. Ayan, no? Free yourself. Kasi nagkaroon na ng acceptance. Guys, pag nagkakaroon ng acceptance, napapalaya nyo yung sarili nyo. Okay? So, mag-focus on yourself. And yun naman yung nakikita ko sa inyo talaga, guys, na parang finofocus nyo yung energy nyo sa sarili nyo. It's time to take back control of your life. Diba? Huwag nating sayangin yung ating oras, panahon, energy sa mga tao na nanakit sa atin or hindi naman natin deserve, no? Hindi natin sila deserve. Hindi nyo sila deserve, mga kapiksi mo. Deserve mo ng tao na para sa'yo lang. Deserve mo ng tao na loyal, faithful, maalagaan, mapagmahal. Deserve mo ng tao na ikaw lang ang mamahalin. Deserve mo yon, mga kapiksi. Deserve mo na magkaroon ng peaceful and harmonious na relationship. So, don't waste your time sa mga taong nanakit sa inyo. Pero syempre, kanya-kanya naman preference yan, guys. Hindi naman nating hindi naman natin kayo mapipilit na kalimutan sila or talikuran sila kung mahal niyo talaga. Ibig sabihin lang, you can still love them, but you may not have them kung gusto niyo, 'di ba? And then just focus on yourself. Focus on loving on yourself and just wait for them to come back kung gusto niyo talaga silang bumalik sa buhay niyo, 'di ba? Pero you cannot force them. Mga kapiksi. Alright? But instead, focus on yourself. Free yourself. Free yourself dun sa mga negative emotions, no? Yung mga galit, anger, hatred, grudges, yan. Poot. Yung mga yon, mga negative emotions yon, hindi mo deserve yon. Hindi mo deserve yon, no? Nakapangit yon, nakastress yon, nakasira ng buhay yon. Hindi mo deserve na kim-kimin sa loob mo yung mga ganong negative emotions. Right? Okay, so yeah. Comment down below, Taurus, if feeling na naka-resonate kayo dito sa love life reading na to for January. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with yours. Click here to subscribe, guys. And click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.